Tayo po mga minamahal ay tumayo. Hallelujah, praise God. At tayo po ay manalangin. Sabahan niyo po ang ibang lingkod. Praise God. Hallelujah. Tigila at mapagpala namin Ama, Diyos, umang banal, makapangyarihan sa lahat sa pangalang pinakamamahal na Panginoon. Sana pa kami labis, nagpupuri, nagpapasalamat, higit ng Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, sa kalakasan namin taglay, mahal sa pag-iingat, gabay, patnubay mo. Sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah, salamat, mahal na Panginoon, sa bawat ito yung malagawain niyo, pinagpalat, linangisan, mahal na Panginoon, sa mga mapuri makalangit, sa mga patutuon makapatiran, hallelujah, nagbigay kalakasan sa aming muling pananampalataya sa tigil ng Diyos, hallelujah, pinakamamahal na Panginoon, mag-isawit ng mga awit, hallelujah, naging daluyan ng pagkilos ng yung mga banal na Espiritu, tigil ng Diyos, hallelujah, salamat po, mahal na sa kapuspusan, mahal na Panginoon, sa bawat duha na pumapatak sa aming mga mata, mahal na Panginoon, na patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. At nato kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng mga banal na salita, ngunit bago lahat, hallelujah, ako po'y nagpapakumbaba, mahal na po sa pagkasaga ng akin, wala akong magagawa. Ikaw lamang po maglagay sa aking mga labi ng mga katagal na maging pagpapala sa lahat ng mga kinitikin ng Diyos. Hallelujah! Pinakamamahal na Panginoon, daluyan mo po kong pagpapala ng spiritual. Sa unang pagluhod, panalangin yung banal na propeta, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mga demonyong mabalakid at lang, pag-aalinlangan, pag-aantok, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Puri ng ating mahal na Panginoon, praise God! Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila, pagpasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And I will give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, grandchildren, great-grandchildren. At patuloy po natin sinasariwa, inalaala, ang mga ginuntong turo at aral ng ating pong beloved St. Pastor Lina Selmeda, ating pong beloved Mama Dear, puri ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng ating banal na gawain, sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating mga kapatiran, sa ating mga awit manunugtog, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay narito sa gawain ng ating dakilang Diyos, sinisikap po natin mga minamahal na sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kinaganap natin masikap ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ating inihahanda yung ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan na sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, maabutan o madatnan tayo ng Diyos na handa sa pagsalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabagat sa kapanahonan po natin ngayon, mga minamahal, ay napakarami pong mga tao sa libutan, wala silang panahon sa mahal na Panginoon, wala silang panahon na maglingkod sa Diyos. Dahil ang iba, sinasabi, kilala nilang Diyos, sinasabi nila, meron silang sekta at denominasyon na kinaaaniban. Alam nila na sila tumatawag din naman sa Diyos. Ngunit mga minamahal, sa kanilang mga panalangin, sa kanila pong mga daing sa mahal na Panginoon, sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran, ay walang tugon, mga minamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. At sinabi ng salita ng mahal na Panginoon, babalik ang Diyos. Mula sa langit, babalik ang Diyos para kunin niya yung mga anak niya, mga minamahal. Babalikan ng Diyos yung mga hinirang niya. Babalikan ng Diyos yung mga naglilingkod ng may katapatan, ng may kainitan, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Babalikan yun ng ating mahal na Panginoon sapagkat yun ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin mga minamahal, unang talata, dito po sa Mateo 24:36 hanggang 44. At handa po ang Lucas 12:39
hanggang 40, Lucas 17, 26 hanggang 30. Basa po. Dito po sa aklat ng Mateo 24. Hanggang 36 hanggang 44. Ito pong sinasabi. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom at nangangasawa at pinapangasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sa sabukid ang dalawang lalaki at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Natapwat, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbayan kung anong oras darating ang magdanakaw ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sa pagparito ng anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya malinaw na sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po ay kailangan maghanda. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa ating gawain, mga minamahal, hallelujah, ipinupokus po natin yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pinupokus natin sa gawain ng mahal na Panginoon na ating pong maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil po ang iba, sinasabi nila, ang tagal ko na naglilingkod sa mahal na Panginoon. O sa ating pong kinagisang pananampalataya, sabi nga ng iba, kung saan sila pinanganak, kung saan sila namulat na reliyon, mga minamahal, dun na sila mamamatay. Amen? Pasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat tayo ay nabuksan ng Diyos yung ating pangunawa, yung ating kaisipan, mga minamahal. Hallelujah! Na hindi lamang pala basta-basta dapat nakilala mo ang Diyos. Hindi lang basta-basta na dapat alam mo na mayroong Diyos. Dapat tiyakin mo, mga minamahal, na yung kaligtasan mo na sa muling pagbabalik ng Diyos, kung handa ka ba na balikan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sa 42, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. So inuutos sa atin, mga minamahal, tayo ay kailangan magpuyat. Amen. Bilang paghahanda, bilang pagbabantay. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil pag nasa gawain ka ng mahal na Panginoon, napupuri mo ang Diyos, naluluwalhati mo ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka naiinip, hindi ka nagsasawa, mga minamahal. Hindi mo iniisip, mga minamahal, na pag dumating ang mahal na Panginoon na nandun ka sa gawain ng Diyos, kailangan po, dahil pag bumalik ang mahal na Panginoon, ang gusto ng Diyos, madatnan niya po tayo na mainit na naglilingkod sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang sabi ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Kung ikaw ay Sunday Christian lang, walang kasiguruhan na may langit ka.
Amen? So, gaano po kahalaga yung ating paghahanda sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaltudad po kay Noah, mga minamahal. Nangaral siya ng napakahabang pangangaral, mga minamahal. Hindi siya pinakinggan ng mga tao. Walang naniwala sa kanya. Pinagtawanan siya, mga minamahal. Dahil sinabi ni Noah, babalik, magkakaroon ng malakas na ulan. Amen? At babaha, tinawanan siya. Dahil sabi, ang init-init ng panahon, paano ulan? Amen? Everybody say, praise the Lord. Tinatawanan siya. Pero si Noah, hindi niya tinignan yung mga tumatawa, mga minamahal eh. Hindi niya pinansin yung mga umaalimura, bagkus ang tinignan niya yung pangako ng mahal na Panginoon na paghahandaan mo yung pagbabalik ng Diyos, paghahandaan mo yung sinabi ng mahal na Panginoon na babaha. Amen? Ngayon sa panahon po natin, ang inaantay na lang po natin yung ating pinaghahandaan ngayon, yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya po, nung nangyari po kay Noah, mga minamahal, sa kanyang pamilya, dumating isang araw, mga minamahal, umulan. Akala ng mga tao, ulan lang. Pero hindi sila nung nalaman nila na bumabaha na sa mga iba't ibang lugar, mga minamahal, wala nang tigil ang malakas na ulan. Doon na nila naisip yung sinabi ni Noah. Amen? Pero tayo po'y mapalad at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Na nung dumating yung salita ng ating dakilang Diyos, yung ating napakinggan yung Word of God na pinangaral ng propeta ng Diyos, salamat sa Diyos na buksan yung pangunawa natin. Yung ating isipan, mga minamahal, na dapat tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, na dapat tayo maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord! Ano nangyari sa mga tao, mga minamahal? Napahamak po sila. Amen? Pero salamat sa Diyos, tayo po'y nasa lusak ng pagkakasala. Mapapahamak po sana tayo, mga minamahal. Pero dumating ang Word of God, salita ng mahal na Panginoon, ngayon, inaantay na lang natin at pinaghahandaan natin. Dapat na tayo maging mainit, matatag sa paghahanda natin sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Sabi niyan, mga minamahal, hallelujah, sabi ng 40, kung magkagayon sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Kaya sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, in a twinkle of an eye, mga minamahal, makikita mo, makikita natin, mga minamahal, hallelujah, nabigyan na lang tayong mawawala na isang iglap, mga minamahal. Amen. At sasalubong tayo doon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya lagi nga sinasabi sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, pag nasa gawain ka ng Diyos, ipokus mo ang sarili mo, ipokus mo ang isipan mo, magpuri ka, manalangin ka, magpasalamat ka sa ating dakilang Diyos, dahil pag bumalik ang mahal na Panginoon at isaka na makita ng Diyos na mainit na naglilingkod sa Kanya, patuloy mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, kahit may pagsubok, kahit may kahirapan, kahit walang makain, kahit anong mangyari sa buhay mo, ang tinitignan mo, magpuri, magpasalamat, maglingkod sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil hindi lahat ng Kristiyano, dahil sabi ng Biblia, not everyone says, Lord, Lord. Amen? Shall enter in the kingdom of heaven. Hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Amen? Kundi yung gumagawa at sumusunod at tumutupad ng utos ng Diyos. Amen? Baka isipin ng iba, taga Jesus Miracle Crusade naman ako eh, born again ako. Oh. Napakinggan po ang Word of God. Ligtas na ako. Hindi po, mga minamahal eh. Ang sinabi ng Biblia, mangagpuyat kayo. Amen? Sinabi ng salita ng mahal na Panginoon, sundin ang kalooban ng Diyos, galapin ang palatuntunan ng mahal na Panginoon. Ito pong ginagawa po natin, isa sa utos ng Diyos.
Amen. Isa sa palutuntunan ng mahal na Panginoon. Amen. Panasang gawain ka ng Diyos, igit sa lahat. Hallelujah. Ang lagi mong iniisip, mga minamahal, panasang gawain ka ng mahal na Panginoon, huwag kang malugi. Pag dumaba ang presensya ng Diyos, gusto mo isa ka sa makadama ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit po? Kaano kahalaga, mga minamahal, ang presensya ng Diyos na ating maramdaman? Kapag may problema ka, may sundarin na may kabigatan ka, pag naalala mong kabutihan ng Diyos, pag naramdaman mong presensya ng mahal na Panginoon, ang isip mo, ang puso mo, para ka nang nasa langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dumating ka sa gawain ng Diyos, masama ang pakiramdam mo, mabigat ang pakiramdam mo, parang wala kang gana. Pero pag nagpuri ka na, pinalugdan mo ang ating mahal na Panginoon, sinunod mo na ang kalooban ng Diyos, nagpuri ka, pumalakpak ka, kahit nangihina ka. Maramdaman mo, palalakasin ka ng Diyos. Maramdaman mo, patatatagin ka ng mahal na Panginoon. Mararamdaman mo, kikilos sa buhay mo ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga po sabi ng Biblia, maghanda po tayo. Anytime, babalik ang mahal na Panginoon. Sino ang babalikan ng Diyos? Yung mga Kristiyano, hallelujah, na hindi iniisip, mga minamahal, kung anong mangyayari. Basta ang iniisip natin sa oras na ito, mapalugdan natin ng mahal na Panginoon, masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ba sabi ng Biblia, mga minamahal, salita ng ating dakilang Diyos? Basahin po natin ng Lucas 12, 39 at 40. At handa pong Lucas 17, 26 hanggang 30. Praise the Lord. Lucas 12, 39 at 40. Datapwa't talastasin ninyo ito, na kung nalalaman lamang ng puno ng sangbahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay magsiyanda, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, malinaw na sinabi ng Biblia, salita ng ating mahal na Panginoon. Kung alam ng isang tao na yung kanyang bahay ay pagnanakawan o papasukin ng mga magnanakaw o susunugin yung kanilang bahay, babantayan niya po, hindi siya matutulog. Amen? Everybody say praise the Lord. Hindi naman po sasabihin ng magnanakaw. O, sasabihin na magnanakaw sa'yo. O, mamayang madaling araw, ha, alas 12 ng ating gabi, papasok ako sa bahay niyo, nanakawan ko yung bahay mo. Hindi naman po sasabihin ng ganun eh. Amen? Everybody say praise the Lord. Dahil kung sasabihin niya yun, hindi ka talaga matutulog. Pagkakandaan mo talaga, mga minamahal. Dahil sabi niyan, datapot talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sangbahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababaya ang sirain ng kanyang bahay. Amen? Amen. Dahil pagsasabihin, nanakawan. Siyempre, iisipin mo, nanakawan ako. Hindi ako matutulog, babantayan ko yung gamit ko, yung bahay ko. Kaso po, hindi naman po ganun eh. Amen? Yung mga magnanakaw, yung mga kabataan, mga minamahal eh. Sumasalisili sila, mga minamahal eh. Everybody say praise the Lord. 40, kayo rin naman ay magsihanda. Magsihanda. Sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Everybody say praise the Lord. Kaya marami nagsasabi, nakakalungkot man minsan isipin, hindi naman lahat, mga minamahal, ang iba, ng, iba natin mga kapwa, mananampalataya, ang nasa isip minsan, matagal pa babalik ang Diyos. Amen. Magtrabaho muna ako, maganap buhay muna ako. Amen. Hinto muna ako sa paglilingkod. Hindi muna ako dadalo. Linggo na lang muna ako dadalo. Biyernes na lang muna ako dadalo. Isang beses na lang ako dadalo. Pag yun po ang lagi nating iniisip at bumalik ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, babalik ang Diyos sa oras na hindi natin iniisip. Amen?
Everybody say, praise the Lord. Pero pinaghahandaan natin. Kaya nga nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon eh. Amen. Sabi nga, ang makapagtitiis hanggang sa wakas, siya lamang yung maliligtas. Amen. Kaya pala sa gawain ka ng mahal na Panginoon, ang isipin mo, mapalugdan mong Diyos. Huwag may isipin, ako babalik ng Diyos. Kaya yung iba, baka babalik ng Diyos ng Linggo, dadalo ko, aagahan ko. Tapos hindi bumalik ang Diyos. Sasabihin na naman ng iba, hindi pa naman babalik ang Diyos. Sa susunod na lang na araw, magawain ako, dadalo. Pero yung mga wais na Kristiyano, mga minamahal, yung may malaking puso na pag-ibig sa mahal na Panginoon, amen, hindi nila iniisip kung kailan babalik ang Diyos. Basta ang importante na sa gawain sila ng mahal na Panginoon. Importante, ginagalap nila ang kalooban ng mahal na Panginoon. Alam nila na 100% na susunod nila ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Ating minamahal, ginagalap ng pastor, sabi nga niya, kahit walang langit, kahit walang imperno, maglilingkod sa Diyos. Pero may pangakong mahal na Panginoon eh. May langit at buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos para sa atin na mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, malinaw sinabi ng Biblia, katulad, hinanintulad na po mga minamahal, isang magnanakaw ang pagbabalik ng Diyos. Hindi niya sasabihin, babalik na ako. Maghanda na kayo, babalik na ako. Itong araw na ito, itong oras na ito, babalik na ako. Kung yun ang sinabi ng mahal na Panginoon, may oras, may petsa, mga minamahal, may araw na pagbabalik ng Diyos. Sabihin natin, araw ng Linggo, babalik ang Diyos. Ganitong oras, babalik ang Diyos. Siyempre, yung mga kapatiran na dadalo. Ayun, babalik na palang Diyos nung araw na yun, yung oras na yun. Yun lang ako dadalo. Amen. E paano po yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Amen. Kaya sabi ng ating minamahal, ginagalang mga pastor, Miyerkules, Biyernes, Linggo, huwag tayong mag-absent. Dadalo tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag hindi ka nagbibigay natin sa love offering mo, hindi ka namumuhay na may kabanalan, Sunday Christian ka lang. Yun ang sabi ng ating mahal na pastor. Walang kasiguraduhan na mayroon kang langit. Amen? Pero yung mga wise na Kristiyano, Miyerkules, Biyernes, Linggo, kahit nasa tahanan, nag-aayuno, nanalangin, nagpupuri. Amen? Pag may mga Bible studies, mga minamahal, dumadalo sa mga Bible studies, katulad po ngayon, mga minamahal. Hallelujah! Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Hallelujah! Yung Facebook natin, mga sa gawain ng mahal na Panginoon. Punong-puno ng gawain ng ating dakilang Diyos. Napakarami nagla-live ng gawain ng mahal na Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay maghihina. Hindi mo sasabihin, ikaw ay manlulupaypay. Hindi mo sasabihin, ikaw ay tatalikod pa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? E buksan mo lang Facebook live, back yung Facebook mo, mga minamahal. Yung cellphone mo, buksan mo lang. JMCIM, nalabas na yung mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga naka-live, makinig ka lang patutuo. Marinig mo yung mga papuri, makalangit. Yung Word of God, mga marinig mo. Posible, mga minamahal, ikaw ay manghina pa. Posible na ikaw ay manlupaypay pa. Bagos tatatag ka pa sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil pinaghahanda po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Oh, kaya po natin tanongin sa ating sarili, ako ba'y handa na? Amen? Amen? Dahil yung iba, mga minamahal, nagpapatayo pa ng mga ng bahay. Amen? Nag-isip pa ng kung ano-ano, mga minamahal. Amen? Hindi naman masama, mga minamahal. Amen? Hindi nga masamang mangarap eh. Kung mangarap na lang po tayo, isa na lang po ang ipangarapin natin. Na sa pagbabalik ng Diyos, hindi tayo maiwan. Bagkos kasama tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na dagitin niya, dalhin doon sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Pero ang ating mahal na Panginoon, may mga pangako po sa atin. Amen? Na pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, alam po ng mahal na Panginoon eh. Siya lang nakakaalam kung anong araw, anong oras na siya'y babalik.
Pero sabi ng Biblia, pasasaganakin niya muna yung mga anak niya. Amen. Totoo po na nangyayari, naganap sa atin yan, mga minamahal. Amen. Mula sa kasalanan, sa karamdaman, gumaling ating karamdaman, nagbagong buhay natin, nagtamasa tayo ng mga pagpapala, dati mga walang tirahan, dati mga walang halap buhay na maayos, dati mga walang sasakyan, ngayon pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ipinakita na ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yun. Ipinakita na yung mga bagay, mga himala na yun. Ipinakita na ng Diyos para tayo po'y huwag nang bumitaw sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi, maghanda. Mga minamahal, tayo maghanda. Sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Lucas 17. Dito po sa Lucas 17, talata po 26 hanggang 30. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay ganyan din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, at sila'y nangagbibili. Sila'y nagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Natapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, at nilipon silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Malinaw na sinabi na salita ng mahal na Panginoon. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Amen. Everybody say praise the Lord. Nangyari po yun. Naganap po yun, mga minamahal. Pero meron ng babala. Amen. Meron ng bababala. May babala na, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon sa mga tao sa pamagitan ni Noe, mga minamahal. Amen. Binalaan na mga tao na babaha. Mapapahamak ang mga tao. Pero hindi po sila naniniwala doon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ano nangyari? Nung bumaha, napahamak ang mga tao. Everybody say praise the Lord. At sabi mga minamahal, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapot ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, at nilipol silang lahat. Everybody say praise the Lord. Ganon din pong nangyari kay Lot, mga minamahal. Dahil sa napakalaki ng kasalanan ng mga tao, mga minamahal, ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Amen. Everybody say praise the Lord. At ano nangyari po? Kay Mrs. Lot, sa asawa ni Lot, mga minamahal, naging aliging asin. Dahil sabi, huwag kayong lilingon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Minsan sa panahon natin, napaglilingkod natin sa mahal na Panginoon, minsan yun pong naiisip natin. Amen. May langit na tayong tinatahak. Meron na nakaabang na langit, meron na naghihintay na pangako ang ating mahal na Panginoon. Minsan iniisip pa natin, paano na yung iiwanan ko? Paano yung tahanan ko? Paano yung sasakyan ko? Paano yung lupain ko? Yun minsan ang naiisip ng mga tao, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, gayon din naman ang mangyayari sa araw
na ang anak ng tao ay mahayag. So darating po ang kapahamakan. Darating po ang paggunaw ng sanlibutan. Darating isang araw, mga minamahal, hindi na nila mapakinggan ang Word of God. Hindi na nila masasabi nasaan na mga taga Jesus Miracle Crusade. Nasaan na yung mga matatapang na nagsasalita, yung mga nagsasabi na babalik ang Diyos, yung mga nagsasabi, yung mga nangangaral na salita ng Diyos. Hahanapin na lang po nila na isang araw yun. Amen. Pero yung mga naghahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung mga naghahanda sa muling pagbabalik ng Diyos, hindi na po nila tayo makikita. Amen. Bakit, mga minamahal, nandun na tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa panahon ni Noe, ang niligtas yung mga pares na hayop, mga minamahal. Amen. Sa panahon ni Lot, mga minamahal, yung pamilya na lang niya, yung naligtas, mga minamahal. Dahil sinunod nila ang inutos sa kanila ng mahal na Panginoon. Amen. Sinabi na huwag ka lilingon. Hindi sila lumingon, pero si Mrs. Lot lumingon. Amen. Kay Noe, mga minamahal, hindi sila sinampalatayanan ng mga tao, kundi yung kanyang pamilya lang, mga minamahal, ang naniwala. Sa halakabang panahon, 100 years, mga minamahal, siya'y nangaral na babalik, na magkakaroon ng matinding pagbaha. Hindi sila naniwala. Pero tandaan po natin, laki natin ilagay sa puso't isipan natin, napakaswerte po natin. Amen? Dahil napakinggan natin ang Word of God, pinangaral ng propeta ng Diyos, nabuksan ang puso't isipan natin. Amen? At ngayon po, ito po tayo, naghahanda tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaghahandaan natin na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi man babalik ang Diyos ngayon. Sa mga susunod, hindi natin alam, mga minamahal, ang importante na sagawain tayo ng Diyos, na susunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, nakapagpupuri tayo, nakapagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon, dahil yun ang gusto ng ating dakilang Diyos, yung lagi nating mapulugdan ang ating mahal na Panginoon, yung lagi nating mapuri, mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang gusto ng mahal na Panginoon na masunod natin ang kalooban niya, na walang pag-aalinlangan, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Lagi natin pong tatandaan, mga minamahal, at ilagay natin sa puso at sa isipan natin, kung tayo po ay tumatawag sa mahal na Panginoon at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, tayo lang po yung may puwang na magkamit ng kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil pwede natin sabihin, Kristiyano tayo. Pwede natin sabihin, born again tayo. Pwede sabihin natin na tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Pwede natin sabihin, mga minamahal, na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Pero ang tanong, yung pagsunod ba natin sa kalooban ng Diyos? Yung pagganap ba natin sa palatuntunan ng mahal na Panginoon? Yung 100% natin paglilingkod sa mahal na Panginoon na ipapaabot ba natin sa ating dakilang Diyos? Amen. Everybody say praise the Lord. Pero sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sinisikap maging 100% na paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ano po sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, ating basahin, mga minamahal. Hallelujah. Unang Tesalonika 4:13 hanggang 18 at ihanda po ang Epeso 5:27 at huling talata Apokalipsis 22:7, 12, 20 at 21. Sa aklat ng Unang Tesalonika 4:13 hanggang 18. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung tayo naghahanda sa pagbabalik ng Diyos, o kung tayo naghahanda po, mga minamahal, hallelujah, na ating ginaganap, ating sinisikap na sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi natin iniisip, itong araw na to, baka bumalik ng Diyos, dadalo ako. O pagdating ng Merkules, Bernes, ang inisip natin, Linggo lang, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Dahil ang nakikita ng mahal na Panginoon sa atin, kung tayo kusang loob, amen, at ginaganap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Alam na mahal na Panginoon ang nasa isip natin, ang nasa puso natin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Sabi diyan, mga minamahal, sapagkat kung tayo'y nagsisambalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga babangon, mga bubuhay na maguli. Kung magkagayo tayo ng abubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Everybody say praise the Lord! Kaya kung tayo po ay kinuha ng Diyos, yung ating mga labas sa kinuha ng mahal na Panginoon na matapat na naglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Sila'y unang mga babangon at sila'y yung unang sasalubong sa alapaap. Amen. At tayo po na mga nabubuhay sa pagdating ng Diyos sa rapture, mga minamahal, kasama na po natin silang sasalubong sa alapaap. Amen. At sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo sasalubong sa mahal na Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon na po tayo magpakailanman. Everybody say praise the Lord. Paano mangyayari po yun, mga minamahal? Kailangan natin maging handa sa bawat gawain ng Diyos. Kahit nasaan tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, isa puso't isa isip natin, kailangan lagi tayong handa, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Kahit may ginagawa po tayo, isipin pa rin natin, maging handa tayo na huwag tayong magkasala, huwag tayong magkamali, huwag tayong magkulang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, daging ipinapangaral, pag nasa gawain, magpuri manalangin. Pag nasa tahanan, magpuri manalangin. Laging hingin ang abag at awa ng ating mahal na Panginoon. Kung may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, humiikagad ng tawad sa ating dakilang Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Huwag na po natin balikan yung una nating pananampalataya noon, yung kinagisa nating reliyon noon, mga minamahal, na tuwing araw lang nang may merong samba, doon lang tayo pupunta. Wala pang isang minuto. Yung iba, wala pang ang isang minuto. Amen. Everybody say praise the Lord. Ito ngang Marso, mga minamahal. Malapit na naman ang Holy Week. Amen. Aalalahanin na naman ng mga tao kung paano si Kristo ay namatay at binago sa krus.
Amen? Pero tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, alam natin bakit na ipako ang mahal na Panginoon. Hindi na kailangan paulit-ulit, mga minamahal, na ipapako ang Diyos, mga minamahal. Isang beses lang pinako ang mahal na Panginoon. Amen? Ang inaalala lang natin, mga minamahal, yung pag-ibig ng mahal na Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagkakamali, pagkukulang, ipinako ang Diyos para tubusin ang ating kasalanan. Amen? At doon, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na pagtubos sa ating mga kasalanan, naroon na po, mga minamahal, yung pangako ng Diyos na sa ating paghahanda, naroon ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi kasi alam ng mga tao, mga minamahal, ang gusto nila paulit-ulit na pinapako ang Diyos. Amen? Pero ang isa na lang sinasabi ng mahal na Panginoon, sundin natin ang kalooban ng Diyos, maging handa tayo sa lahat ng bagay. Kailangan natin malaman na merong Diyos na tagapagligtas. Kailangan natin malaman, mga minamahal, na merong Diyos na nangako na pag ikaw ay naglingkod sa Kanyang 100% ng paglilingkod, may katiyakan kang maging anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Nasa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ang titignan ng Diyos, perfect church. Amen. Everybody say praise the Lord. Sinabi perfect church, mga minamahal. Tayo po yun, mga minamahal. Tayo yung tunay na templo ng Diyos. We are the temple of the living God. Amen. Hindi yung mga simbahan. Amen. Hindi po yung mga pinapatay yung mga sambahan. Hindi po yun, mga minamahal. Kundi tayo po. Amen. Tayo ang templo ng Diyos. Kailangan maging perpekto ang templo ng Diyos. Walang bahid, walang kulubot. Ibig sabihin, walang bahid ng pagkakasala, walang bahid ng pagkukulang, pagkakamali. Bagkos 100% ng sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yun po ang merong karapatan na maging anak ng Diyos at tagapagmana ng pagkakasala. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Epeso, 5 talata po 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malulhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. That He might present in to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Everybody say, praise the Lord. Upang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang duwis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Eh, hindi kataka-taka, mga minamahal. Kung tayo inaalimura na sa libutan, kung tayo pinag-uusik, pinag-uwikaan, dahil tayo po yung nakakasunod sa kalooban ng Diyos, dahil tayo yung templo ng ating mahal na Panginoon, at alam natin kung paano natin gagawin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos kasama yung ating paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya po sabi ng huling talata, ating basahin, mga minamahal, Apokalipsis 22. Siete, dose, 20 at 21. Ating pong basahin. Praise the Lord. Apokalipsis 22. Siete, 12, 21 at 22. Apokalipsis 22. 7, 12. At narito,
Ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantian ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Hesus. 21. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa, siya nawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat bang sabi ng praise the Lord? Praise the Lord! Sabi diyan, mga minamahal, at narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen. Dahil sa panahon natin ngayon, marami nagsasabi, hindi na sininiwala. Ang Biblia ay gawa lang ng tao, mga minamahal. Amen. Amen. Marami nagsasabi, hindi totoo. Pero sa mga Kristiyano na nabuksan ang pangunawa at kaalaman, nalaman ang salita ng mahal na Panginoon, at bawat salita ng ating dakilang Diyos na nakatala sa banal na salita, sa Biblia, na naganap sa bawat isa sa atin, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, hindi totoo, bagos ito'y totoo, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantian ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Paulit-ulit sinabi, pumaparito, paririto ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anytime, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ng ating mga gawa, lahat ng ating pagsikap, lahat ng ating pagsasakripisyo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat meron na tayong nagawa, pero sa harapan ng Diyos, isipin natin, wala pa rin tayong nagagawa, mga minamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil pag sinabi mo, wala ka pang nagagawa, patuloy kang gagawa ng gagawa sa ubusan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy mong gaganapin, susundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil alam mo sa iyong gagawin na paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Diyos, isang araw, merong gantimpala na ibibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa iyo. Amen. 20, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Amen. Yun na lang po ang ating inihintay, ating inaasam. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga pag nasa gawain ng mahal na Panginoon, nagmumubi ang Holy Spirit. Iniisip ng mga nandoon sa gawain, sa ating gawain, mga minamahal. Minsan pag nandoon, naramdaman mo presensya ng mahal na Panginoon. Nabubusbus ka ng Holy Spirit ng ating dakilang Diyos. Minsan ang iniisip mo, ang bumubuka na sa labi mo, mahal na Panginoon, kunin mo na kami. Mahal na Panginoon, pumarito ka na habang nararamdaman ka namin. Amen. Bakit pag naramdaman mo presensya ng mahal na Panginoon, alam mo na ikaw ay holy na sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil pagbusbus ka ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, holy ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, pumasok ang Holy Spirit ng mahal na Panginoon, nabusbus ka ng presensya ng mahal na Panginoon, nalinis ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya lagi nga natin sinasabi, pag na doon, sabi ng ating bilabid, Mama dear, hallelujah, at minamahal ginagala sa San Pastor, Nina Selmeda, mga minamahal, kapag nakita mo yung Kristiyano, yung katabi mo, nabubusbus, umiiyak, naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, huwag mo lang siyang tignan. Amen. O pag nakita mo siya, ako, nabubusbus na siya, baka gutom na siya. Huwag mo yun, hindi yun ang isipin mo, mga minamahal. Bagus ang isipin ng, iisipin dapat ng mga Kristiyano, nakita mo, nabubusbus, umiiyak. Sabi natin, minamahal, ginagalang malapas ng tibilabit, Mama dear, tumabi ka sa Kanya para mapuspos ka rin ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. 21, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa mga banal nawa.
siya nawa. Everybody say praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Napakapalad po natin. Tanda natin, wala nang ibang mapalad dito sa balat ng lupa, kundi tayo po na napabilang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Amen? Dahil tayo naghahanda, pinaghahanda tayo ng Diyos, tayo naghahanda sa magbalik ng mahal na Panginoon. Pero yung iba, yung mga mga nasa paligid natin, yung ating mga loved ones, yung mga tao sa libutan, nasarap ng tulog nila. Umihirik pa sila. Amen. Pero tayo, nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, eto po tayo, kahit pagod tayo, galing sa trabaho, kahit naroon, minsan may, kahit mayroong panghihina ang ating physical na pangatawan, sinisikap natin na dumalok sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Sa ating mga nasa ating mga tahanan, na ating mga kapatiran, o mga nasa abroad na wala silang madaluhang gawain, naroon po, binibigyan nilang oras, binibigyan nilang panahon na sila'y makapanood ng life ng ating banal na gawain. Amen. Everybody say praise the Lord. Ganun po kahalaga yung pagbabantay ng mga Kristiyano sa ating kaligtasan. Ganun kahalaga ang paghahanda natin sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ganun kahalaga, mga minamahal, yung natanggap nating kaligtasan buwat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi natin pwedeng ipaagaw, hindi natin pwedeng pabayaan, hindi natin pwedeng ipamigay, mga minamahal. Bagkos yakapin natin, hawakan natin matibay, mailam at maigi yung ating natanggap na kaligtasan. Sabagat itong ating kaligtasan na natanggap, mga minamahal, ito yung magdadala sa atin sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kesa oras pong ito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kahit hindi mo na, sabi nga, kahit hindi mo na matanggap yung mga bagay ng karangyaan sa libutan, yung kayabanan o yung katanyagan sa libutan, sabi ng Biblia, kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung ating ginaganap ang palatuntunan ng mahal na Panginoon, sabi sa 12 ng 22 ng Apokalipsis, "And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be." Ayon sa ating mga gawa na paglilingkod sa mahal na Panginoon, sino tayo para bayaran ng mahal na Panginoon? Amen. Sino tayo para bigyan ng pagpapala ng mahal na Panginoon? Amen. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Bibigyan ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon sa atin. Kung iisipin lang natin, kahit sa ating mga mananampalataya, yung minsan nawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, hindi nila naisip ito, mga minamahal. Pero salamat, halos sa mga paalala ng ating dakilang Diyos, sa pamagitan ng mga bagay na yun, nakapagbabalik loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag nasigawain ka, lagi mong alalahanin kabutihan ng mahal na Panginoon. Alalahanin mo kung anong mabubuting gawa ng Diyos. Dahil simula po nung tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, tandaan po natin, mga minamahal, binigyan na tayo ng gantimpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Karamdaman natin, gumaling. Problema natin, nalutas. Bisyo natin, naalis. Yung buhay natin, guminhawa. Everybody say praise the Lord. Higit sa lahat, yung kaligtasan na meron tayo na binigay ng ating mahal na Panginoon, gantimpala na po ng Diyos sa atin yan. Everybody say praise the Lord. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Malapit
na dumating sa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Malapit na dumating ang Diyos. Minsan pa, hallelujah. Malapit na dumating si Jesus. Malapit na dumating ang Diyos. Tayo'y magaltana upang siya'y salubuhin sa isang sabata. Tayo'y kukunin niya. Malapit na. Jesus, malapit na. Awitin natin naman ang Panginoon. Hallelujah. Dumating ang Diyos, malapit na. Jesus, malapit na dumating ang Diyos. Tayo'y maganda na na bawo sa muli pagpapalik. Tayo'y maganda na. Na bawo na pagpapalik ng Diyos sa oras at ito'y naisi. Na bawo na maganda na pagpapalik ng Diyos. Sa isang sa pagpapalik. Siya'y salubungin. Purihin ka man na Panginoon sa isang kisa't magpapalala. Tayo'y kukunin niya. Isa po natin awitin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Gisingin natin ang ating Diyos sa mga oras na ito. Malapit ang pagpapalik ng mahal na Panginoon. Malapit na ang pagpapalik ng ating Panginoon. Gusto na mahal na Panginoon na sa kanya pagpapalik. Madatgan na tayo na handa. Amin na mahal. Malapit na. Gusto na mahal na Panginoon na sa kanya pagpapalik. Masunod natin ang siya na porsyento kalooban ng mahal na Panginoon. Na tayo na sa porsyento na mahal na Panginoon. Lahat din nararamdaman na tayo sa porsyento. Tayo'y magkakalala. Isa nagpabalik na niya. Pusbus tayo na kanyang matapos na lang. Upang siya'y salubugin.
isang kisap mata. Tayo'y kukunin niya. Sa isang kisap mata, tayo'y kukunin niya. Purihin ka man ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin naman ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Nawa tayo madatnan na nasa presensya ng mga Panginoon. Madatnan tayo ng Diyos. Nararamdaman natin ang kanyang matamis banal na presensya. Hindi tayo nagpapatumpik-tumpik sa paglilingkod natin. Bagus magnararamdaman ng isa ang presensya ng Diyos. Hindi tayo nagpapatalo, mga minamahal. Bagus tayo nagsisikap din. Lamadama ang presensya naman ng Panginoon. Tayo nagsisikap. Nasa bawat gawain na tayo nakakadalo. Umiyak tayo. Naalala natin ang kabutihan ng Diyos. Mag-imbusbus tayo ng Holy Spirit ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga mga minamahal, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses. Kung maaari, million times mga minamahal. Alam sa tuwi-tuwi na, mga minamahalala natin ang kabutihan ng Diyos. Paramdaman natin ang presensya naman ng Panginoon. Busbus tayo ng banal na presensya naman ng Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal, pag kumikilos sa ating kalagitnaan ng presensya ng Diyos, pag isa tayo sa nabubusbus ng Holy Spirit naman ng Panginoon, nagiging holy tayo, nagiging banal tayo sa harapan naman ng Panginoon. Ngayon, mga minamahal, sa pagtunog ng pagkakaklo Diyos, sa pagpabalik ng mahal ng Panginoon, walang dahilan na maiwan tayo sa rapture, mga minamahal. Walang dahilan na tayo maiwan sa pagpabalik ng mahal ng Panginoon. Bakit, mga minamahal, dahil nabusbus tayo ng presensya ng Diyos? Mayinis tayo, walang tayo sa harapan ng mahal ng Panginoon. Yun ang gusto ng ating mahal ng Panginoon. Hindi masasayang yung tagal natin ang paglilikod. Yung pagtitiis natin, yung magsisikap natin, mga minamahal, yung pagtsatsagan natin, mga minamahal. Hindi masasayang yan, mga minamahal. Hallelujah! 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 Purihin ka, mga Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin ang ating dakilang ng Diyos. Hallelujah! 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 Manalangin po tayo, mga minamahal. Hallelujah! Bala sa ating kalagitnaan na matabi sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Nakilat mo magpala namin, Ama Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, nagbabasan na matikin ng Diyos. Sa tuwi na, mahal na Panginoon, nariyan ang presensya mo. Nararamdaman namin lagi yung matabi sa presensya. Imihan kami hindi dahil sa kalungkutan, hindi sa mga problema, hindi mga sularin, hindi sa karamdaman. Imihan kami, mahal na Panginoon, dahil kami ay templo mo. Kami pinanahanan ng iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Tinawag mo kami, pinili mo kami. Dinala mo kami sa tunay mong pananagawain. Salamat, meron kang tao nilagisan. Propeta na nilagisan, pinagpala, mahal na Panginoon.
Haleluya! Sa mga pangaral ng Ibanghelyo ng kaligtasan, sa lahat ng kinapal, salamat din sa kami, sa tinawag pinili mo. Nabuksan na pangunawat kay isipan namin, malabangin noon na ikaw ay aming pupurihin, ikaw ay aming sasamahin, ikaw ay aming paglilikuran. Nakailangan na sa paglilikod namin na may kainitan na may katapatan. Maging busbus kami ng iyong banal na presensya, malabangin noon. Salamat, malabangin noon. Haleluya. Sa buhay na walang hanggan. Haleluya, sa langit buhay na walang hanggan na nalaan mo para sa amin. Malabangin noon. Salamat, tingin ng Diyos. Haleluya. Salamat, malabangin noon sa katugunan ng aming mga panalangin, sa mga panalikwas, mga request. Hallelujah! Malabangin o sa mga kahilingan yung mga anak na mayroong tugon. Malabangin o, salamat. Hallelujah! Sa magpapago ng buhay, sa kagalingan ng karamdaman. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga problema na lutas mo, malabangin o. Hallelujah! Dati mo alam mga trabaho, alam mga halap buhay. Ngayon, nagtatamasan ng pagpapala dahil sa iyong mga kabutihang gawa. Salamat ng marami na kinaliyos. Sigit sa lahat, alam namin, matitiyak namin na sa aming pag-aandang ito, sa inalalapit na magbabalik, makanta namin ang langit buhay na walang hanggan. Malabangin o, hallelujah. Salamat na kinang Diyos sa iyong napakatabis na presensya. Salamat sa iyong napakalaking pag-ibig sa amin. Purihin ka, malabangin o, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Manalangin tayo sa ating mga sundarin, sa ating mga problema. Kung tayo may makaramdaman, ipatong natin sa ating kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung may mga problema tayo, dalawang kamay ating itaas. Sampalatayan na natin, isipin natin, ating minimal ginagala, malapastor, ang kanyang kamay nakapatong sa ating mga ulo. Hallelujah, sumampalataya tayo sa Diyos, walang imposible. Hallelujah. Dakila at pamagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoon, bago lahat kami patuloy nagpapakumbaba, humingin ng kahabagan, kapatawaran, sa lahat ng aming nagpapagkamali, pagkukulang, malabangin noon, sa aming mga kainan na pagbigyan, kahabagan mo kami patawarin, panghugas mo kami kabanal-banal ang dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo, pinakamamahal na Panginoon, sumasampalataya kami at naniniwala, aming pundalang, espesyal na panalangin sa aming minamahal, ginigala, malapustor, patuloy siya bigyan ng kalakasan, mahabang buhay. Hallelujah, 100% kalakasan, malabangin mabang buhay, sa muna bilabit ang mga children, ang mga family, malabangin noon, na tamamang gagawa, malabangin noon, usbisan, ang mga magagawa, pagkatan mo, mahal, aming dalangin, malabangin noon, ang karamdaman, naglipanas sa libutan, hallelujah. COVID-19, malabangin UK variant, malabang sa COVID, alam mga karamdaman na yan. Alisin mo, tunawin, malabangin noon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Alalit na ito kami, malabangin patuloy sumasampalataya, naniniwala, ayos yung mga banal sita, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, ang lahat ng mga demonyo, makaramdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, pagkaparalitiko, AIDS, greater dengue, cast out in Jesus' name, sibuhon ng bulag at trangkaso. Cast out in Jesus' name. Ano mga karamdaman mo na ulo ko talampakan sa mga anak. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, malapang mga prequest, mga kapatid na bigyan mo ng katugunan ang mga may bawsing manalagawa, pagtulong, pagsuporta sa igawain. Ang simong hadlang, malapang noon, sa financial pangailangan, sa material na pangailangan. Hallelujah, sa spiritual na pangailangan, pagkalubos ng mga anak. Puspusin mo kami lagi ng iyong matabi sa presensya, pakaingatan, pagpalaim yung mga anak. Mula ngayon, sa pagbabalik, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, problems be solved, poverty vices began, in the mighty name of Jesus. Lahat magsabi ng I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pangsukristo. Tayo magtas na ating makamay. Tayo po'y tatalo ng tatlong beses. Kasama ating pagsigaw. May nalalaman po ang ating pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Hallelujah, praise God, sa ating pong banal na gawain. Hallelujah, ating pong announcements para sa ating pong Facebook Live. Ating gawain, Merkoles, Biyernes, ating po ating gawain. Tuwing araw po ng Merkoles, alas 12 po ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer. Alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw ng Sabado. At pag-araw po ng Linggo, this coming Sunday po, March 21, mga minamahal, ating buwain dito po sa Bangar, mga minamahal. Hallelujah. Ay doon po tayo, mga minamahal, sa dako po ng Barangay Baki, Baklotan, para sa ating pong pagdiriwang ng ating pong 12th church anniversary ng ating pong banal na gawain. Hallelujah, praise God. Kaya sikapin po namin na ating mailive yung ating gawain po doon sa Baklotan, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At sa sunod po na Linggo, mga minamahal, back to normal po ating gawain. Merkoles, Biyernes at Linggo. Pag Linggo po, ang ating gawain dito po sa Bangar ay nag-umpisa po ng alas 9 ng maga at tapos po tayo ng alas 3 po ng hapon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa ating mga kapatiran, sa ating matagasubaybay, sa ating Facebook Live viewers, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy po niyong share yung ating pong Hallelujah, ating pong Facebook account, mga minamahal, para ma-share din po natin sa ating mga kababayan. Hallelujah. Kung may mga katanungan po tayo, may mga prayer request po tayo, nandiyan po yung ating numero na pwede niyo pong tawagan at i-text, mga minamahal, upang tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na sa ating pagkatapos, sa ating pong manalagawain, mga minamahal, manalangin po tayo, praise God. Dakilat mapagpala namin, Ama Diyos, sa mga banal, makapangyarin sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, salamat po, dakilat ng Diyos, sa pagpapala na amin tanggap, buhat sa iyo, sa gabay patnubay mo, mahal na Panginoon, mag-isa aming mga nakasama, mahal na Panginoon, sa aming pong banalagawain na makapatiran sa iba't ibang dako, naroon man sila, pagpalaan mo, patpakaingatan mo sila, sa aming pasamantalang alupag, Hallelujah, pag hiwalay-walay, mahal na Panginoon, ingatan mo. Sa mandako na roon, mga kapatiran, pagpalain, ingatan mo sila. Hallelujah, nasa ibang bansa na mga kapatiran, patuloy mo silang pagpalain, ingatan. Sa pangalan ni Jesus, at sa masunod na araw, mahal na Panginoon, banalagawain, muli mo silang idako. Mahal na Panginoon, sa iyong banalagawain, halos sa kanilang panonood, mahal na Panginoon, sa aming live streaming, sa iyong mga banalagawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, praise the Lord, Hallelujah. Puri ng ating mahal na